Hello mga beshi! Kumusta na ang lahat? Isang nakakalokang morning. Shialak. Say, nakakaloka dai yung mga reaksyon ng ibang mga tao noong pinost ko yung last video ko. Yung video ko about sa maging practical about sa US. Diba? Bago kayo dumating dito or kapag nandito na kayo, mag-budget ng maayos at what magsasayang ng pera. As in, nakakaloka. Ang dami bang tinamaan, mga beshi? Tumagos ba yung saksak hanggang likod, Your Honor? Charis. Shalak. Wala akong punto or wala akong sinabi doon na hindi nyo dapat i-live yung life ninyo to the fullest. By the way, naka-break ako ngayon. Kaya wag nyo na naman akong ibabas na nagbablog ako habang kinukonsume ko yung ano, yung oras ko na dapat nasa trabaho ako. Anyway, yun na nga. Wala akong punto na wag nyong i-live yung life nyo to the fullest. Okay? O kaya, puro savings na lang at wala yung saya, wala yung, you know, yung parang puro pagtitipid na lang. At walang travel, walang, hindi nyo nire-rewardan yung sarili nyo. Ang pinupunto ng previous video na yun is that yung pagsasayang ng peras. Hindi naman sa walang kwentang bagay, pero sa mga bagay na hindi natin masyadong kailangan. Mga buisit kayo, day. As in, ang dami kong na-receive na mga messages na mga ang papakla. Ano ba ngayon, ang Palaya National Day? Wow! Wala akong sinabi doon na huwag kayong mag-travel, huwag kayong mag-spend ng pera para sa sarili ninyo, huwag kayong mag-shopping. Ang punto ng video na yon ay para sabihin sa mga parating pa lang maging babala na huwag kayong masyadong magpadala sa damdamin ninyo na pumunta sa isang pinakamamahaling apartment kung kaya namang mamaluktot, kung kaya namang tumira sa isang napakasimple. Nakakaloka. It's up to you kung gagayahin nyo or what. Hindi nyo maging kailangan na maging bitter sa akin. Your Honor, duguan ba yung saksak, tumagas hanggang likod, tinamaan lahat? Nakakaloka. Sa mga tinamaan ay pasensya na lang, 'di ba? Bato-bato sa langit ang tamaan, ayan. Wala. Near sin copy. Bagsak. Bagsak ba, Your Honor? Trap ng ulam ko ngayon. Kakaloka nung. Wala akong sinabi sa inyong huwag nung gastusin yung pera ninyo. Pero, ang sinasabi ko lang, or ang vlog na yun, or ang video na yun, is para sa mga taong parating pa lamang dito, para magkaroon sila ng idea, ay ganito pala yung mga mistake na nagawa ng mga nauna na. Para hindi na maulit. Yung iba kasi, ang gusto nila, damay-damay. Diba? Nagkamali sila sa... Oh, may mga ganun, day. May mga kaibigan kayo na napunta sa mga mamahaling apartment. Tapos, pag dumating yung kaibigan nila, ay papayuhan dito ka na lang. Kasi ang gusto, damay-damay na eh. Diba? Hindi yan papayuhan ng maganda. Like, kumuha ka ng ganito, second hand na sasakyan na masyadong mura, hindi mo naman kailangan ng masyadong brand new, 'di ba? O kaya dito ka lang sa apartment na ganito para makatipid ka kasi sila mismo yung mga nauna, mga mistakes nila, hindi sila nakakaipon kaya yung mga friends nila na padating pa lang ay tuturuan nila kung sak ng mga mistake na nagawa din nila.
damay-damay na, kumbaga. Yan. Yan yung mga hindi tunay na kaibigan. Nakaloka, naloka talaga ako doon. Okay naman yung mga comments sa ano. Kaya nga ba ayokong po-post doon sa ano, sa site na yun. Maraming mga ano, or sa group na yun. Maraming nagagalit. Kaya bihira lang mag-post. Maraming mga nagdudunong-dunungan. Kumbaga. Ako, ang purpose naman, ang purpose ko lang naman, kaya ako nakaharap sa inyo, para mabigyan kayo ng idea kung paano mamuhay dito sa Amerika. Hindi para diktahan kayo kung paano nyo gagamitin yung pera ninyo. Ba? Shalak! Kabreak ako ngayon. By the way, kapag hindi ka nakabreak dito sa Jamaica, babayaran yung break ninyo at the end of the shift. Pero nakaka-toxic! Toxic na toxic dahil. Kapag hindi kayo nag-break dito, ako mismo ay parang, ano to? Napaka bugnutin o kaya parang wala ako sa mood at the end of the shift kapag hindi ako nakakain or at least nakapag-stay away uninterrupted for continuously 30 minutes. Ayan, tingnan natin kung anong oras na. I think umalis ako 8:20, so ang balik ko 8:50. Huwag nating abusuhin. Huwag tayong mag-overbreak ng bonggang-bongga. Kung ikaw naman yung nagko-cover ng break, walang tanong ng tanong yung parang wala pang 30 minutes o kaya lumagpas lang ng 2 minuto sa 30 minutes, tanong ng tanong. Nakakaloka. Diba? Kailan ka babalik? Tapos na yung break mo. O, diba? Hindi ka ba maluloka ng mga ganon? O kaya, yung parang sasabihan ka ng parang, tapos na yung break mo, halika na, nakakaloka. Pagbalik mo, walang ginawa. Tang ina. Shamad-shamaran pala ang lola mo. O, diba? App ng yogurt. Kaya ba ako tomorrow? Gipon kaya ako. May nabili ba ako na gulay? Parang wala akong nabiling gulay. Kung may gulay, may nabibili kayang ano dito, langka na nasa Ken. Gusto ko ng ano, hipon na may na langka na may hipon tapos may gata. O diba ang sarap nun? Wicked. Ito pala yung aming ano, radyo. Para siyang icon. Kapag nagsalita ka, maririnig ng buong unit. Diba? Sabi ka lang yung, I'm ready. I need help in bed 20. Pero ako, nung bago pa, ang palagi kong ginagamit to para, I need police! Dito sa bed 20. Diba? Masyadong rude at etchosera ang pasyente. Malapit ko na itong ambalusin ng ano dahi. Charis. Ambalusin ng thermometer. Shala! Ayun nga, wala akong masamang intention doon sa last video ko na yun. Ang gusto ko lang, yung mga parating pa lang dito, ay maging practical pagdating sa mga bills, diba? Maging mapanuri kung ano talaga yung... Kasi dapat, yung pamumuhay natin, binabase natin sa goal natin. Ano ba yung goal natin sa buhay? Makaipon ba? O magkalat ng lagim at kalandian dito sa Amerika. Your Honor? Charis. Shalak!
So kung ang goal natin ay magkarat ng kalandian, ay kung ang goal natin ay para makaipon kaya tayo nandito sa Jumerica, ay dapat iayon natin sa mga bills natin, sa pamumuhay natin dito. Dapat mag-below our means talaga tayo para makaipon tayo ng bonggang-bongga. Kasi hindi forever na malakas tayo. Yes! Hindi forever na buhay tayo. Diba? Alam yan ng buong sambayanan. Charis. Alam yan ng lahat ng tao. Pero dapat inaano rin natin, ino-control din natin yung ating spending dime. Ayan, may apam dime. Para nakakaipon tayo ng bonggang-bongga. Hindi puro ang dime. Puro na lang gastos. Okay yung naman gumastos. Pero dapat hindi yung sobra-sobra. Diba? Kasi itong sobra, walang magagawa kung hindi mag-overtime na lang para lang makaipon o kaya para makahabol sa bills. Sige na mga indang. Hanggang dito na lang. Masyado nang umahaba ito ng bonggang-bongga. Babush na. Mmm.